Magandang araw po sa ating lahat. Ang video na ito ay para sa lahat ng mga dilawan at mga kakambing, no? Panawagan ko sa inyo, kino-call out ko kayo sa video na ito. Kasi parang tahimik kayo ngayon. Saan kayo ngayon, mga dilawan at saka mga kakambing? Bakit sobrang tahimik ninyo ngayon? Ngayon na sobrang gulo ng Pilipinas, sobrang ang sama ng takbo ng ating administration ngayon, sa present administration ngayon. Bakit tahimik kayo? Saan kayo? Bakit noon, sobrang noong panahon ng eleksyon, sobrang ang ingay ng mga dilawan, ang ingay ng mga kakampings. Alam natin lahat na yung mga dilawan na yan ay solid opposition yan ng Marcos. Ang mga kakamping, di ba? Naglaban niyang si former Vice President Leni Robredo at saka si itong si Bongbong Marcos sa pagkapangalawang pangulo, at sobrang solid opposition din itong mga kakampings doon sa mga Marcos, Bongbong Marcos Jr. Sobrang ang ingay ninyo during nung eleksyon. Talaga ipinakita ninyo ang pagiging kontra ninyo sa mga Marcoses, lalong-lalo na dito kay Bongbong Marcos. Pero anong nangyari ngayon? Sobrang wala kayong imik. Hindi na ito usapin ang kung anong kulay meron tayo sa politika. Pero dapat you stood your ground. Pero parang wala kayong pakialam sa mga nangyayari ngayon. Parang hinahayaan nyo lang na ganito ang nangyayari, ang takbo ng ating administrasyon ngayon, ang gobyerno ng ating Pilipinas ngayon. Wala kayong imik, wala kayong ginagawang pagtutol, pagprotesta, anumang pagkontra sa mga alam natin na mga maling ginagawa ng present administration ngayon. Anong nangyari? Naging isa na ba kayong lahat? Naging isa na ba ang kakamping, ang dilawan, at naging kaaliado na at naging supporter na ng present administration na ito? Or ayaw niyong gumawa ng hakbang para lalong lumakas ang panawagan na mapatalsik or mag-resign ang present na pangulo, ang present administration, kasi alam ninyo na Duterte ang pangalawang pangulo, at the moment na mag-resign or mapatalsik ang pangulo ay isang Duterte ang hahalili sa kanya, kasi ayaw niyo din sa Duterte. So okay lang na ginaganito na tayo ng ating present administration ngayon. Hintayin na lang natin matapos itong buong term, na lunod na po tayo. Talagang naghihingalo na ang Pilipinas. Hindi ako political analyst. Wala akong kahit anumang profesyon or expertise pagdating sa politika. Ito ay mula lamang sa isang ordinaryong mamamayan na nakikita at nauobserba ang kung anong nangyayari talaga sa Pilipinas ngayon. So ito, panawagan ko sa lahat ng mga dilawan at mga kakampings na noon gusto nyo talaga ng pagbabago, ang ingay-ingay ninyo na gusto ng pagbabago, gusto magkaroon ng tunay na bagong Pilipinas na maunlad, na masagana, at sobra ang ipinapakita ninyong pagkontra, ang paglaban sa Marcos, kay Bongbong Marcos. Pero ngunit ngayon, anong nangyayari? Sobrang tahimik ninyo, wala kayong ginagawa, nagmamasid lang kayo sa kung anong mangyayari. Hindi ba natin pwedeng isipin ang Pilipinas na sobra-sobra na ang paghihirap ng bansa natin ngayon, at yung mga maliliit na mamamayan Pilipino ang nagsasuffer, tapos itong mga nasa posisyon, nasa gobyerno ay sobra-sobrang nagpakasasa, nagpakasaya kung ano man yung ini-enjoy nila ngayon dyan na nakaupo sila sa gobyerno. So yun po yung video na ito. Sana mapanood ito ng mga kakamping at mga dilawan. Sana mag-comment sila sa video na ito kung ano nangyari, kung bakit parang nawala sila, parang hindi na natin naririnig. Baka nagsanibwersa na din sila at naging iisa na sila doon sa present administration ngayon. Hindi ko maintindihan kung bakit. At sa lahat ng mga kababayan ko na tunay talaga na may pagmamahal sa bansang Pilipinas, in our own little ways po, pwede tayong makatulong para marinig ang ating mga boses at maibahagi natin ang ating pagsuporta at pagmamahal sa ating bansang Pilipinas. So lahat ng mga kababayan ko na mga OFW sa iba't ibang mga bansa, patuloy lang po tayo sa laban, kasi alam naman natin na hindi tayo papabayaan ng Diyos, na walang kasamaan ang mananaig laban sa kabutihan. So maraming salamat, at sana'y mapanood ito na lahat ng mga dilawan at mga kakamping. So magandang araw po sa ating lahat. Paalam po.